tayo ngayon. So sa mga bago pa lang dyan, subscribe na kayo at pakipindot yung bell para update kayo sa kong video. So may gagawin tayong Raider 150. So naputol kasi yung tornilyo sa may tambutso, yung isa. Kaya isa lang yung natanggal kong tornilyo. So papapamas yung shop natin. So subukan ko rin iba script kung matatanggal siya. So tatanggalin natin yung cylinder head. Kung sakaling hindi matanggal ng vice grip, di papamachine shop. So ano na rin, parang repress at repress na rin pa, at ano, tatanggalin yung tornilyo sa may cylinder head. So panoorin na lang natin kung paano po tanggalin yung cylinder head sa may makina niya. So Raider R150, tatanggalin natin yung oil cooler, at sunod naman yung takip ng cylinder head. Sunod naman yung takip sa magneto, yung pagtapan. So kailangan muna natin itap bago natin baklasin lahat. Pati yung chain tensioner ay tatanggalin rin. Sunod yung takip ng camshaft. Pagkatapos ay yung camshaft naman ang tatanggalin. So tatanggalin din rin yung carburetor. Tatanggalin rin yung hanger sa may cylinder head, yung tornilyo niya. Tatanggalin rin yung tubo na daanan ng oil papuntang cylinder head. Sunod rin yung apat na tornilyo sa may cylinder head para matanggal yung cylinder head. Tatanggalin rin yung tatlong nut sa ibaba ng cylinder head. Tatanggalin na natin ngayon yung cylinder head. So natanggal na natin yung cylinder head. So makikita nyo, sobrang dumi nung piston niya at saka yung sa may cylinder head. So ipapakita ko dito kung saan yung naputol na tornilyo sa may cylinder head, sa may tambutso. So yan yung naputol na tornilyo sa ibaba ng tambutso, dun sa may cylinder head. So papamachine shop na natin to. Sinubukan kong i-bi-scrape pero hindi natanggal yung naputol na tornilyo. So dinala nila sa machine shop. Yung nag-machine shop pa, nahirapan pang nagtanggal, so pinainit pa ng acetylene. So may tama pala yung camshaft. At saka dun sa patungan ng camshaft sa may cylinder head, so may tama siya, parang hindi ata nag-supply ng oil. So wala naman budget yung may-ari, so lineha ko na lang konti para para dumulas konti yung ikot ng camshaft, kasi medyo medyo mahigpit siyang umikot yung camshaft niya. So tapos nang na-machine shop, so nahirapan daw sila, so kailangan nilang na acetylene para matanggal yung tornilyo sa may cylinder head. So bago natin ilagay yung SIM tappet, so kailangan nating i-metro, kasi pag bumaligtad yung mga SIM tappet aangat yung balbula, tapos hindi siya aandar. So kailangan natin i-metro para yung paglagay natin ng SIM tappet tama yung paglagay natin. So yan, i-metro natin para tamang-tama yung paglagay natin ng SIM tappet kung saan siya ilalagay. So hindi kasi magkaparehas yung yung metro ng intake na SIMs at saka exhaust na SIMs. So pag nagbaliktad yun pwedeng hindi siya mag-idle, pwede rin hindi aandar kasi nakaangat konti yung balbula. Mas malaki kasi yung isang SIM tappet. So ilalagay na natin yung cylinder head mamaya. So linilinisan ko lang yung cylinder head. So ibabalik na natin yung cylinder head. Pagkatapos ay ilalagay natin yung apat na tornilyo sa may cylinder head. Tapos ilalagay na rin natin yung tatlong nut sa ibaba ng cylinder head.
bago natin ilagay yung camshaft, lagyan muna natin ng pampadulas yung patungan ng camshaft. Lagyan natin ng oil bago natin ilagay yung camshaft, para pag ano pinandar natin may oil na siya kaagad. So kailangan mong itap yung magneto, pagkatapos ay itatiming muna yung camshaft. So meron naman siyang ano, tinginan ng timing para may ayos mo yung camshaft. Sunod naman natin ilagay yung takip ng camshaft. So dalawa yan, intake saka exhaust. So may naka-indicate na nakalagay na I at saka E. So yung I ay intake, saka po yung E ay exhaust. So linalagay na natin yung tornilyo ng takip ng camshaft. So 10mm yung ano niya, size ng ano niya, pang higpit. So ilagay na rin natin yung spark plug. So ilagay na rin natin yung takip ng cylinderette, saka yung apat na tornilyo niya. Balik na rin natin yung oil cooler. So wala pa siyang tambutso, kaya ganyan yung tunog ng andar niya. Saka chinek ko rin kung nagbubumba yung oil niya sa may cylinder head. So tinanggal ko yung tornilyo kung may lumalabas na oil siya. Tambutso at saka yung mga tornilyo niya. So Allen bolt na stainless na yung linagay kong tornilyo, para hindi na kumapit yung alloy sa tornilyo. So hinihigpitan na natin yung tornilyo sa may tambutso. So yan, tapos na siya. So tapos na yung ginawa nating ano, Raider R150. So